Talia's POV. Lumipas ang isang araw. Kahit gustong gusto ata ni Rebecca ang ilabas ang balita, sa publiko hindi nito magawa dahil ang makakalaban nito sa aking narinig ay mismong abogado at sekretarya ng Old Master Duralte. Nasa ospital ito at walang malay ngunit mahigpit na binili ng Old Master Duralte sa kanyang sekretarya na walang dapat sumira ng pangalan ko. Nakahinga naman ako. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko ngay paglalaban ang sarili ko, lalo nang walang malay si Thomas. Ito lang ang makapagsasabi ng totoo na paniniwalaan ni Vladimir. Ang lalim na naman ang iniisip mo, si Kuya Simon. At sa tingin mo, saan ka pupunta? Dahil nakabihis nga ako. Kailangan ako sa aking butik ngayon na yung release na bagong perfume. Kung yun natatandaan mo, Kuya Simon, sa natalakay noong katatapos pa lang na pagpupulong. Ang tigas talaga ng ulo mo. Alam kong hindi kita mapipigilan, pero sana naman, iwasan mo mga taong kailangan mong iwasan. Napatango ako. Makakaasa ka, Kuya. Tara. Ibig sabihin, iahatid ako nito na ikinangiti nito. Salamat, Kuya. Pagdating ko nga sa butik, agad na nagpaalam si Kuya Simon at bago ito umalis muli niyang ipinangako sa akin na hindi ako sasabay sa gulong ngayong araw. Ayos naman ang buong umaga ko, kaya lang ng tanghali na. Hindi ko sana papansinin ang aking sikmura. Sumasakit na naman ito. Nangako pa naman ako sa mga empleyado ko na susunod ako sa restaurant kung saan ipinagdidiwang namin yung matagumpay na event ngayong araw. Kailangan kong puntahan sila. Maari naman ako magpaalam ng maaga at magpasundo kay Kuya Simon since sinabi naman niya sa akin na one call away lagi siya. Except kung merong operasyon ito, hindi niya masasagot ang phone. Pumunta pa rin ako sa may restaurant na kailangan kong lakarin. Sobrang sumakit na talagang bewang ko upang tumigil ako saglit sa paglalakad. Sinubukan kong maglakad ulit, ngunit napapikit ako sa sakit. Huminga ako ng malalim at may malapit na drugstore para makabili ako ng inumin tubig. Bago ko nga inumin yung painkiller na gamot. Paglabas ko sa tindahan, kinuha kong painkiller at iinom na sana ako nang biglang may kulay itim na sasakyang tumigil sa tapat ko. Agad na bumalik sa aking alaalang sasakyan na tumigil noon sa aking harapan at dinukot ako. Napaatras ako at nabitawan ko ang aking biniling tubig. Nang lumabas ang pamilyar na itsura ng mga lalaking, minsan nang silang dumukot noon sa akin. Tatakbo na sana ako nang hinarangan nila ako ng isang malaking lalaki at sa pilitan na hinihila, papasok sa sasakyan kahit nagpupumiglas ako. Mabilis na nangyari ang pangyayari. Lumala ang nararamdaman kong sakit dahil sa pagpupumiglas ko kanina. Ngunit hindi ko inaasahan kung sino naghihintay sa akin sa loob ng sasakyan. Si Vladimir. Agad kong naramdaman ang hindi magandang pakiramdam ng taglamig. Nakasuot ng kulay itim na coat si Vladimir at galit na galit, puno pa ng puot ang kanyang mukha. Nakapikit ito at dahan-dahan na dumilat na para bang kailangan ko na matakot para sa sarili ko. Nagkatitigan kaming dalawa. Para saan ito, Vladimir? Walang alinlangan tanong ko. Ngumisi siya at dumako ang paningin nito sa hawak kong botelya kung saan nakasilid ang painkiller na gamot. May gana ka pang magtanong ng ganyan? At hinablot niya kung ano naman ang hawak ko. Painkiller? May masakit ba sa Italia? Marami akong isasagot sa tanong niyang yan, ngunit hindi ako nito hinayaang makapagsalita. Kung meron kang gamot kagaya nito, ibig sabihin na sasaktan ka din. Kaya naman nung sinaktan mong aking anak at si Rebecca, naisip mo din ba na makakaramdam sila ng sakit? Tss! Nantuluyan itong itinapon sa labas ng bintana ang gamot ko. Vladimir! Nag-aalala na ako ng husto sa sarili ko, naumutla na ako. Nanlalamig at higit sa lahat halos hindi ko na makayang sakit kung nasaan ang aking tumor. Nahihirapan na din akong huminga. Andar! Utos niya at kagad na humarurot ang sasakyan kasama pa ng convoy. Para saan itong pagdukot ni Vladimir sa akin? At saan niya ako dadalhin? Hindi ito papunta sa manor o bahay niya. Masakit, napakasakit. Anong gagawin ko? Hindi ko na kayang magsalita pa para magtanong kung saan niya ako dadalhin. At hindi na nga ako nilingon ni Vladimir. Huminga ako ng malalim, kinalmang sarili hanggang sa Vladimir, ang natitira kong lakas sa inipon ko para i-depensa ang aking sarili kung ginagawa niya ito dahil sa nangyari sa kanyang anak. At ang mapagkunwaring si Rebecca na sinaktan ko siya, kailangan marinig ito na hindi yung totoo. Ayoko magalit sa kanya, biktima lang naman siya ng kasinungalingan ni Ate Rebecca. Sinabi ko na ito sa iyo at alam ko hindi ka maniniwala sa akin pero sasabihin ko ulit ito nang hindi ko sinaktan si... Lumingon ito sa akin. Tumahimik ka, Talia. Ang mga mata niyang malamig at sobrang galit. Parang hindi ko maaninag ang Vladimir na minsan kong nakilala noon. Bilang isang binatilyo na nangakong poprotektahan ako
at ang estranghero na susulpot na lang bigla at ililigtas ako. Nasaan ang Vladimir na yun? Napilitan akong manahimik, napayuko, saka sumulyap na lamang ako ulit sa bintana. Maitim ang ulap at parang mamaya lang ewan kung uulan. Uuulan ba ng niyebe? Minsan na ako nangarap na ano kayang pakaramdam na makasama ko si Vladimir sa ganitong panahon na maayos lang kaming dalawa. Pero imposible na atang mangyari yun. Parang ramdam ko na isa sa mga araw na ito, ihahain na sa harapan ko ni Vladimir ang divorce papers. Ayos lang naman sa akin. Pinaparaya ko siya. Sana nga maging maligaya siya kay Ate Rebecca. Ngunit natigilan ako dahil parang pamilyar ang binabagtas naming daan. Hindi kaya? Napalingon ako kay Vladimir. Anong binabalak niya? Sa kaunti-unti ko nararamdaman ang paninikip ng aking dibdib. Hindi ako nagkamali. Tumigil ang sasakyan sa harapan ng sementeryo kung saan ito ang huling himlayan ng tatang Ronaldo at ng aking anak na hindi ko malang napangalanan. Hindi ako makapaniwala na dito ako dadali ni Vladimir. Lumabas si Vladimir at ako binuksan ng isang tauhan ng pinto. At kinaladkad ako palabas. Sumunod kami kay Vladimir hanggang sa binitawan ako ng tauhan nito sa kanyang harapan nang tumigil ito sa paglalakad. Anong ibig sabihin nito, Vladimir? Bakit mo ko dinala dito? Binigyan ako nito ng isang traidor ng ngiting aso. Bakit dito? Tanong ko na nagingit-ngitan ang aking ngipin dahil sa nararamdaman kong sakit at nagagalit ako kahit papaano. Unti-unti rin nalalabo ang paningin ko dahil sa hamog ng paligid. Naupo si Vladimir sa aking harapan upang magkalebel kaming dalawa. Hinawakan itong baba ko at mas lalong sinadya niya na magkatitigan kami. Hindi ko siya sinukuan at nakipagtitigan ako sa kanya. Bakit, Aliya? Simple lang naman ang dahilan at akala ko alam mo na. Eto, para iparana sa'yo kahit sandali ang isang mapait na pagdadalamhati. Hindi ko maintindihan. Ano ito? Pero hindi na ako nito sinagot ko hindi sinanya-sana niya ang kanyang tauhan na magsikilos. Narinig ko na lamang may parang minamasot sinisirang pader ang tauhan ni Vladimir. Lumingon ako kung saan yun ang gagaling. At nanlaki ang aking mga mata dahil... Hindi! Tumigil kayo sa ginagawa niyo! Huwag ang tatang Ronaldo! Ano ba? Sigaw ko na hindi ko akalain na mawawala sa isipan kong sakit na nararamdaman ko. Tatayo sana ako para tumakbo at pigilan sila nang pigilan ako ni Vladimir. Huwag niyo sirain yan! Huwag! Please lang! Ang sakit-sakit sa dibdib na bawat pagpukpok ng maso sa pader ay tinitibag din nilang puso ko. Tuluyan ang kumawala sa aking pisngi ang luha nang hindi ko namamalayan. Makikinig lamang ang mga taong yun kay Vladimir at nandito lamang siya. Siya ang kailangan kong pakiusapan na wag niyang gagawin ito. Vladimir, itigil mo ito! Please lang, itigil mo ito! Huwag ang Lolo Ronaldo! Huwag! Nagmamakaawa ako sa kanya, pero ang itinugon nito, napakademonyong ngisi. Natutuwa siya na makita nagkakaganito ako, hanggang sa nanghina ng aking tuhod at muli nga ako napaupo sa lupa. Please, nagmamakaawa ako, Vladimir! Ngayon, Talia, alam mo na kung paano matakot? Bakit hindi ka natakot nung sinaktan mo anak ko? May gigil sa kanyang tanong. Hindi ko sinaktan ang anak mo! Kaagad kong sagot sa kanya. Bakit ko naman yun gagawin? Hindi ko sinaktan ang anak mo! Patigilin mo na sila! Please lang! Please! Basang-basa ng aking mukha dahil sa luhang hindi ko alam kung saan ko pa kinukuha. Ah, hindi ka pa aamin, Talia? Kaya ulit niyang sinanyasan ang kanyang tauhan. Mabigat pakinggan ang tunog. Pasensya na, Lolo Ronaldo! Kahit sa ganitong sitwasyon, hindi ko malang magawang protektahan kayo. Kinalaban ko ata talaga si Vladimir. Hindi, hindi si Vladimir, kundi si Rebecca. Siya ang dahilan kung bakit ginagawa ito ni Vladimir sa akin. Pakaramdam ko, gumuho ng tuluyan ang aking pagkatao. Ang buo kong katawan na matagal na sugatan, ngayon palang ata susuko. Sugat na hihilom na sana ngunit muni sinugat at binudbura ng asin. Ang sakit, walang awa na pinasira ni Vladimir ang libingan. Saka napapikit mata ko sa sakit na makita kong kinuha nilang dalawang selyadong sementadong kahon, isang malaki at isang maliit. Nadurog ng gustong puso ko. Bakit mo to ginagawa, Vladimir? Ngayon ka nagkakamali sa ginagawa mo. Mali ang mga inakala mo. Hindi, nagkamali ako sa inakala tungkol sa'yo. Sa isang iglap na minulat kong aking mga mata. Hindi nga ako makahinga. Nanlabong aking paningin at nangatog ng matinding aking katawan. Anong gusto ni Vladimir? Parang awa mo na. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo itong gawin. Anong gagawin ko para tumigil ka? Tss! Alam mo yung gagawin, Talia. Hindi ko alam sa totoo lang, Vladimir. Pero sa titig nito sa akin, nais niyang aminin ko na totoo ang paninira ni Rebecca sa akin. Oo na. Kung gagawin ko ito, sana naman tumigil na siya.
Oo na. Pakiusap mo itong gawin. Oo na, sige na, nagkamali na ako. Hindi ko dapat sinaktan ng anak mo't si Rebecca. Ako na, akin ang lahat ng kasalanan yun. Kasalanan kong lahat. Maaari mong ibuhos sa akin ang galit mo. Huwag mo lang galawin ang abo ng aking anak at Lolo Ronaldo. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa'yo. At inayos kong aking sarili para lumuhod sa kanyang harapan. Gipit na yumuko sa kanyang harapan. Nagmamakaawa at tinanggap ko na nga ng buo ng kasalanan ni Ate Rebecca. Pero kahit nga inamin ko nang hindi ko naman ginawa, parang lalong lumala pang sitwasyon. Hindi ako pinansin ni Vladimir at parang desidido siya na magawing hindi maganda sa natitirang alaala ng aking anak at kay Lolo Ronaldo. Lumapit sa kanyang tauhan ni Vladimir at kinuwang isang bakal na kahon. Tinitigan niya ako. Ang hawak niyang kahon ay naroon ang urn ng anak ko. Anak namin. Napailing ako kaagad sa kanya at tangkang tatayo ako para agawin yun sa kanya. Tinapakan na nito ang kamay ko. Napakasama mo, Vladimir! Huwag mo itong gawin! Hindi, Vladimir, anak mo rin yan! Anak ko? Naluloka ka na ata talaga, Talia, singal ni Vladimir. Iisa lamang ang anak ko at ang pangalan niya ay Tomas Duralte. At para naman dito, alam mo ba kung anong nababagay dito? Kinuha niya sa kahon at nilabas ang urn. Napailing ako. Huwag mong gagawin yan, Vladimir. Hindi kita mapapatawad kapag ginawa mong bagay na naglalaro lang sa aking isip. Please, huwag na huwag. Huwag! Heto, Talia, umangat ang paningin ko at parang bolang binasag nito sa tagiliran ko na ikinapikit ko. Napakasama niya. Napakasama mo, Vladimir. Pakiramdam ko wala ng aking puso. Wala na. Tahimik akong umiyak. Naiiyak ako para sa anak namin ni Vladimir. Nanghihina ako pero kahit naisin ko na isang nakakatakot na bangungot lang ito. Hindi. Mali. Maling-mali. Totoo itong nangyayari. Kinalat mismo ni Vladimir sa madas na paraan ang abo ng anak naming dalawa. Napakawalang puso mo, Vladimir. Porke ba nanggaling siya sa akin, hindi mo siya napapahalagahan bilang anak mo? Yun bang naging kasalanan ng anak mo para gawin mo ito sa kanya? Mulat ko ng aking mga mata. Pinagsisisihan ko na ikaw ang naging ama ng aking anak. Titig ko sa kanya ng madiin. Saka nagmamadali akong iligtas ang natitirang abo sa niyebe at ula na nagsisimula ng pumatak. Habang ginagawa yon, bumugso ng gusto ang luha ko. Ang pait na sinapit ng anak ko. Hindi niya ito deserve, hinding-hindi. Ang aking kamay nanginginig at matinding ginagasgasa na sa higabang sinusubukan kong ipunin ang natitirang abo. Ngunit sumang-ayon kahit ang ulan at niyebe kay Vladimir. Kahit ano nang gawin ko, ang abo ay tuluyang sumasama sa tubig na pumapatak at tumatalbog kung saan. Lalo na nang pinayungan ng mga tauhan niya si Vladimir. Ang tulo ng tubig ay diretso sa abo na unti-unti ngang nabubura. Sa ganoong paraan, ang natatangi kong pag-asa ay tuluyang naglaho. Napakamiserable ng buhay na binigay ko sa aking anak. Pati ba naman kanyang abo? Patawad. Patawarin mo ko kung yung ama ay ang lalaking demonyong ito. Bulag sa katotohanan. Patawarin mo ko. Hanggang sa parang nababaliw na ata akong tumawa sa harapan ni Vladimir. Napakapait na tawa. Hindi siya tao kung hindi napakademonyo niya. Ang basa akong mga mata tumitig sa kanya. Hindi ko na makilala talaga si Vladimir. Hindi na. Mali. Hindi ko kailanman ito nakikilala. Pagsisisihan mo ng gusto ito, Mr. Vladimir Duralte. Magsisisi ka. Ngunit ang tugon ni Vladimir isang tawa. Natutuwa talagang gago sa kanyang ginawa? Talia, etong sasabihin ko sa'yo. Parang wala naman sa bokabularyo kong pagsisisi. Eh nang ikasal nga tayong dalawa, hindi ako nagsisi. Ngayon pa kaya? Saka tinitigan ni Vladimir ang isang tauhan niya na ibig sabihin na lin sa kanya natitirang kahon. Hindi ko na ito maaaring hayaan pa. Sumugod ako sa lalaking parating at lakas loob kong inagawang kahon dito. Kinagat kong kamay ng lalaki at dahil alam niyang hindi nito ako maaaring saktan, nabitawan niya ang kahon. Pero isang malakas na sampalan sumalubong sa akin. Si Vladimir, upang mahulog ko ang kahon sa sahig, hindi ako nagalintana na namnamin ng malakas sa sampal ni Vladimir. Kung hindi pinulot ko kahit nakagapang ako, ang kahon ni Lolo Ronaldo. Hindi ko ahayaan na mahawakan mo, Vladimir, ang kahong ito. At kung magpupumilit ka at magpapakamalupit, kung maaari abo ko munang gawin mo ng masama bagong kay Lolo Ronaldo. Sigaw ko na sa totoo lang, hindi ko alam kung tatagal pa ba ako. Natitikman ko na sa sarili kong labi ang dugong lumalabas mula sa akin, pero namanhid na ata sa sakit ang katawan ko. Ang tauhan na kinagat ko parang susuntukin na ako nito, na sinalo ni Vladimir ang palad nito. Saka sa harapan ko, pinilipit ang mga kamay, humiyaw sa sakit ng tauhan niya at asar niyang sinipa ito.
Walang sino man ang mananakit sa babaeng ito kung hindi ako lang. Nauunawaan niyo ba? Yes, Master Vladimir. Tugon ng mga tauhan na nakarinig. Saka napalingon sa akin si Vladimir at muling naupo sa aking harapan. Naubos na atang luha ko. Naubos na. At ang bumubuhay na lang ata sa akin, yung tinatawag na adrenaline. Ngayon sabihin mo sa akin, Talia, siguro naman alam mo na yung pagkakamali mo. Alam ko na, sagot ko sa kanya. Matikas na boses at puno ng pagsisisi na makita ang pagmumukha niya sa buhay kong ito. Ang pinakamalaking pagkakamali ko sa buong buhay ko ay ang maniwala sa mga pangako mo at mahalin ka sa loob ng maraming taon. Sa sinabi ko, hindi man lang kumura pa mga mata ni Vladimir. Kung ganito siya makinig sa akin, hayaan niya na marinig itong pagbabanta ko. Mr. Vladimir Duralte, kapag hindi mo pa ako pinatay ngayon, sisiguraduhin kong papatayin kita. Ipaghihiganti kong ginawa mo sa anak ko. Walang pakay si Vladimir sa sinabi ko. Para bang hindi ako seryoso at ang nangyayari ngayon ay hindi seryosong bagay sa kanya. Maghihintay akong magagawa mo yan, Talia. Tama, maghintay ka. Saka ngumising nga si Vladimir. Tumayo ito tumalikod, saka sinanyasan ng kanyang tauhan para nga umalis at iwan ako sa lugar na ito. Paunti-unti ko nga silang nakitang lumayo sa akin. Hanggang sa narinig kong nagsialisa ng mga sasakyan, nagawa ko isalbang abo ng aking lolo Ronaldo. Pero ang urn ng aking anak, basagat wala ng bakas ng kanyang abo. Muling tumulo ang mainit na luha at galing ito sa aking puso, na sobrang namamanhid sa sakit. Sa huling hininga ko, tuluyan na akong nagpaubaya, kundi ito na nga ang magiging huling hantungan ko. Nakatitig ako sa kalangitan na paisa-isang nalalaglag ang niyebe. Hindi ko mapigilan ang aking sarili na isipin ng mga oras na masaya ko ngang kasama si Vladimir. Subalit ang lahat ng ito'y parang niyebe lang na aabot sa puntong mawawala din. Kaya sa sandaling ito ang mga magagandang alaala ay katulad ng niyebeng binibitawan ko at hayaan na matunaw kasama na matinding sakit. Sa panahon na dumating ang tag-init, tapos na tayo, Vladimir. Tapos na. Vladimir's POV. Nasa bunutan ko ng aking sarili na makapasok ako sa sakyan. Dismayado ako sa aking nagawa, napasobra. Inaamin ko. Pero nadala lang ako ng galit. Kung maaari ko lang bubugin ang sarili ko, ginawa ko na. Medyo natauhan lang ako dahil sa mga mata't sitwasyon na nakikita ko kay Talia. Andito ako dahil nalasing ako. At habang naglalasing ako, ang kasama ko si Rebecca na paulit-ulit nilalaso ng aking isipan. Sinakta ni Talia ang anak namin. Kaya pumasok sa isipan kong gumanti. Lalo na't pinapakita ni Rebecca na nasasaktan siya ng husto at wala man lang akong ginagawa. Hinayaan ko lang makalabas ng kulungan si Talia. Kung wala daw akong pakialam sa anak namin, pues hindi daw ako karapat-dapat na maging ama ni Thomas. Bullshit! Kaya dumiretso ako sa ospital kung nasaan si Thomas. At habang pupunta doon, nilunok kong aking pride para tawagan si Dr. Simon. Siya lang ang maaaring makausap ngayon ni Talia. At sana sabihin niya na ibinaba ko ng pride ko para siya itong papuntahin ko. Anong ginawa mo kay Talia? Chill, hindi ko siya sinaktan. Ngunit nasaktan kong emosyon niya. Inaamin ko. Puntahan mo siya ngayon din kung saan inilibing ang tatang Ronaldo niya. Naroroon siya. Kausapin mo siya. Anong nakain mo? Buisit ka? Ano itong dinadala mo kay Talia? Magtutuos tayo, Vladimir Duralte, balang araw. Kukunin ko sa'yo si Talia. Ngayon lang ako humingi ng pabor sa'yo. Simple lang naman. Kaya walang dahilan upang lumaki ang ulo mo. Ako pa rin si Vladimir Duralte at alam mo kaya kong gawin. Pagbabanta ko kay Simon, ngunit binabanan nito ang tawag ko. Tuloy nagsisisi ako na tinawagan ko siya. Parang sa mga sandaling ito, napakatanga ko. Anong ginagawa ni Secretary Philip? Lumingon ako dito. Ikaw, puntahan mo ngayon si Talia bago ka maunahan ni Simon. Masusunod, Master Vladimir. Talia's POV. Akala ko sa aking pagmulat, panaginip lang sana ang nangyari. Ngunit ang nakikita ko sa aking paligid kisame at ang makinang akong naririnig. Muling nandito na naman ako sa hospital bed. Nakakatawa ang buhay ko. Doktora, gising na po siya. Saka nga nakita ko si Doktora Gwena, kaagad ako nilapitan nito. Ang kanyang mga mata, namumulat alam ko sa kakaiyak na naman niya ito. Titig niya sa akin parang kakambal na nadudurog niyang puso para sa akin. Umiling ako kaagad sa kanya, kaya naman inis niya akong hinampas ng mahina sa aking balikat. Ano ka ba, Talia? Para saan ba yan nailing at ngiti mo? Galit nga. Galit na nag-aalala na sobra. Parang isang ina, nagalit sa kanyang anak dahil sa pag-aalala nito ng gusto sa kanya. Pinalabas sa mga kasamahang nurse at paglabas nila, kaagad na naiyak sa aking harapan. Dati natutuwa ako sa isang kagaya ni Vladimir Duralte, na ikinasal pero ngayon labis akong naaawa sa'yo. Mali yung lalaking pinakasalan mo. Lalo akong ngumiti.
Siya na mismong bumanggit ng mga salitang ako dapat ang nagbitaw. Sa bagay, yung kasal namin ni Vladimir ay dahil lang sa kagustuhan na mabayaran ng pamilyang muntehong utang nila sa mga ilang sindikato. Saka matigil na nga sila sa mga ginagawang iligal. Nakatulong na nga ako, ngunit hindi ko akalain na ganitong buhay ang pagbabayaran ko. Ano ka ba gawin? Huwag kang maawa sa akin. Hindi, alam mo naman na hindi ko gustong kinakaawaan ako. Kaya ko ito, at malalampasan ko ito. Grabe ka, nilalagay mo sa alanganin ng buhay mo dahil sa may saltik at psycho ang katulad ni Vladimir. Shh, may makarinig sa'yo, baka makarating yan kay Vladimir. Hindi ako natatakot, Bessie, sinabi niya na may tapang sa kanyang mukha. Parating ganito na lang, hindi ka na ba nagsasawa, Talia? Parati ka na lang dinadami ng Rebecca na yan sa ginagawa niyang gulo. Eto pa talagang isinusukli niya sa'yo. Alam mo Gwen, kung may susunod na buhay, sana tayo na lang ang magkapatid. Sira ka rin talaga, Talia. Ayaw ko na susunod na buhay. Hindi pa naman napapatunayan kung may reincarnation ba. Kaya wag. Gusto kong umabot ang buhay nating magkasama ng mahabang-mahabang panahon. Sa bagay, ang buhay na ito ay isang napakahabang-mahabang buhay na sa tingin ko hindi nga magtatagal. Patapos ng buhay ko, ayokong damayin si Gwen at Kuya Simon. Ngunit alam ko kung pumanaw man ako balang araw, ang mga taong ito ang nais nila yung mapayapa kung lumisan dito sa mundo. Bumukas ang pinto at pumasok si Kuya Simon, agad na tinitigan ako nito ng madiin. Kamusta siya? Tanong ni Kuya Simon, hindi sa akin kundi kay Gwen. Maayos ng lagay niya, humupa din ang magdamag yung lagnat niya kaya wala na tayong ikakabahala sa kanya. Huminga ng malalim si Kuya Simon pero hindi maalis ang seryoso niyang mukhang nakatitig sa akin. Sana matuto ka na, Talia. Iwasan mo na si Vladimir at Rebecca. Kung balang araw kailangan niyo magkaharap ni Vladimir ayon dahil pipirmahan mo divorce papers niyo. Nauunawaan mo ba? Ngumiti ako bilang tugon. Ang seryoso mukha ni Kuya Simon ay parang ikaw bang sumaklolos sa akin sa may sementeryo? Ano pa nga ba? Paano mo nalaman? Ang magaling mong demonyong asawa, tinawagan ako. Binabaan ang pride at siguro na guilty sa ginawa niya. Napatango ako. Magagawa pala ni Vladimir ang bagay na yan. Hindi ako na-inform. Marunong din pala siyang ibaba ang kanyang pride. Parang imposibleng naririnig ko. Hinanap ka niya sa akin. Hindi ko sinabi nandito ka sa clinic ni Gwen. Sinigurado ko lang na hindi ako masundan, saka makapagpahinga ka ng mga ilang araw dito. Sinubukan kong bumangon. Medyo nasaktan ako pero napaupo bangon ako. Anong magpapahinga ng ilang araw? Mamayang hapon lang, maaari na akong makalabas dito. May negosyo tayong pinapalaka, Dr. Simon at Doktora Gwen. Huwag kang magtatangkang kampihan ng kapatid kong ito. Antigas talaga ng ulo mo, usal ni Kuya Simon. Anong gagawin namin sa Italia? Gusto mo bang ikulong ka namin dito? Ay, kidnapping yan, Kuya. Bad. Malinaw ang pagkakaintindi ko na kailangan kong iwasan si Rebecca at Vladimir kung sila ang dahilan kung bakit parati akong nagigising sa gintong klaseng higaan. Bilib din talaga ako sa kapatid ni Dr. Simon na katigasan ng ulo niya. Best friend ko siya pero nung nasa college pa lang kami, hindi naman siya kalala na maging ganyan. Parang nagiging suswildan na. Pero kampandi pa rin akong umiti. Kailangan ko lang kumain ng marami at babalik ang aking lakas. Ngunit tinignan ako ng dalawang pares ng mga mata na hindi kumbinsido sa sinabi ko. Vladimir's POV. Sapak ang natikman ni Secretary Philip nang hindi nito nakuha si Talia. Kinausap ko naman sa kabilang linya ulit si Simon pero tumanggi nang ibigay nito sa akin ang asawa ko. Lalo nang sabihin kung nasaan si Talia ay binaba niya nito ang tawag. Siguraduhin niyo na masundan niyo ng maayos si Simon. Siguradong tinatago niya lang si Talia. Kayo, turo ko sa iba pang mga tauhan. Alamin niyo kung saan pa maaaring itago ni Simon na yan ang asawa ko. Masinuun naman tungkol kay Talia kaysa tungkol sa anak mo Vladimir? Biglang singit ni Doktora Carlota. Alam mo namang nasa bingit ng kamatayan si Thomas? Napangisi ako. Anong nasa bingit ng kamatayan? Anong pinagsasabi mo? Nagising na kanina si Thomas. Saka nga pala, pinalitan ko lahat ng doktor ng anak ko. Dahil sa ginawa ni Vladimir kay Talia, ito na kaya ang simula para tuluyang mamuhi si Talia sa asawa? Ngayong maayos na si Thomas, may turo kaya niyang si Rebecca bilang siya ang tunay na may pakananan lahat? Malinis na kaya ang pangalan ni Talia? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.